So 10 minutes ago, isa lang po yung nasusunog na sasakyan. Ngayon, damay na rin po lahat ng mga nandito na sasakyan. Dito po tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 departure area. It's 1:33 p.m. Ayan, kita nyo po, ubus na yung sasakyan. Dito po siya nag-start. Itong Fortuner na to. Ayan. Tapos yung katabi niya Kalibre. Tatlong Fortuners po yung magkakatabi. Imagine niyo just 5 minutes from one car, nagdadamayan. Grabe. Dadamayan siya. Yes, sa Cebu Park Terminal 3. Para kontrolado. Baka po may mga kilala kayong nakapark ngayon sa NAIA Terminal 3 na nagpapakasyon. Sana po din na sa... Kanina pinuntahan namin habang ano nung tamang-tama pagdating ko doon nung unang ano medyo na fire out na pagkatapos although tinitingnan ng mga firemen natin ng fire department natin kung may mga kotse pang medyo umuusok, inisa-isa nilang ano tinignan ng tubig. So ngayon tapos noon tinignan namin maigi ang kwento ng gwardiya, wala naman siyang nakitang tao na lumapit. Tapos nakita namin na malakas daw ang hangin naramdaman niya. Tapos yung takbo ng apoy, talagang ano, yung dinahanan niya. Napakatuyo na parang talahim na drive na punong-puno. So all the way na yun ang nag-cause. Tapos by that time, binilang namin 19 na sasakyan. 19 vehicles of various types ang nadamay na sunog. Yung iba, I think about 16 or 17 ang sunog na sunog, buong buo. So yun, and then napansin din namin na talagang yung nagpapaupa ng parking lot yun eh, na paid parking lot. So baka may ari doon mga empleyado rin or baka pasahero ang nag-iiwan ng sasakyan. Sir, yun. Record ng GM, is it the property of the MIAA? Yes, it was leased in 2019 to a particular company called PSI, no? Ito, Philippine Skylanders, in 2019. So they are now still leasing it for 15 years ang kalagay sa kontrata. So yun, ginagawa niya ng parking lot. So 5 years na silang nag-lease, they still have 10 years yes. Base dun sa kontrata. Oo, pero nandito yung kontrata. Ngayon, ito sila ngayon ang tinignan ko yung kontrata. Ang liable sila, hindi kami. Ayun. So, anong sabi ni PSI? Sinong sasagot doon sa mga... Ito, nakausap ko lang ngayon, bago kayo dumating, nakausap ko yung siya yung Vice President o General Manager ng PSI, Attorney Gerard Caminha. Ayun, pangalan niya. Okay. Anong sabi? Ang sabi niya, tinanong ko sa kanya na liability ninyo, kaya hanapin daw niya yung cost ng ano, yung cost ng fire, tapos lahat daw ng nangyari ay sasagutin nila. Sabi ko, siguraduhin mo kung ano yung sasagot mo. Hindi po pwede yung sabi mo sa amin ngayon. Sabi ko, tanungin mo para pag tinanong tayo ng mga tao, sasabihin namin, kayo ang magbabayad. Bayaran nyo ba? Papalitan ba nyo yung mga nasunog na sasakyan? You have to be very specific, sabi ko. Yun. Kayo ba'y kumbinsido na they will show all the expenses? Siyempre, dahil pinatawag namin at saka hawak namin, gusto ko, ilagay niya sa papel na sabihin niya sila ang mananagot na kung ano man ang naging damage ng mga sasakyan na yun, eh sa puti nila, maayos, hindi yung magdadahilan pa. Hindi naman sila nagdadahilan, pero aantayin pa daw yung anong nangyari, yung titignan pa daw yung CCTV. Sabi ko, pero magtatanong ng mga may-ari niyan. Kami pupuntahan niyan. Kailangan may isasagot kami. So, pumapayag siya ngayon. Kausap yata nila yung principal nila. Nasa abroad. So, yun ang plano nila. So, pero siguraduhin mo ako, sasagutin nyo.
Sino ho ba ang karamihan sa mga may-ari nung nasunog na 11 siyang? Alam mo, Johnson, hindi namin malaman kung sino talaga eh. Kasi hanggang kanina, umabot pa kami ng after nung fire out, wala pang lumapit sa amin. Wala. So malamang hindi nila alam na nasunog o na-damage yung kanilang sasakyan. Malayo ng konti sa terminal eh. Malayo. So wala itong epekto GM sa flight, sa schedule? Wala. Wala naman. Normal naman lahat. Ang schedule, normal ang operations ng Terminal 3. Wala namang untoward. Wala rin nasaktan. Conclusive ba, GM, yung sinasabi na ang pinagmulan ng sunog ay ano? Hindi natin masabi. Kasi pwedeng may theory lang naman. Theory lang to. Theory lang ito. Sabi lang ng isang fireman, pwede rin kanya na merong combustible na sa loob ng kotse, sa loob ng sasakyan, na parang baka yung nagsimula. Meron naman nagsabing, kung doon nagsimula, bakit hindi nasunog yung makina? Well, kung yun ang sinasabi nila. Pero theory lang yun. Kaya sabi ng isang investigador, mabuti pa o titignan namin na maigi. So iniwan namin sila na iniisa-isa nila saan nanggaling. Pero ang kutob namin nanggaling doon sa pinakauna sa kaliwa. Yung parang Fortuner yata na sakyan. So wala akong pagsabog na nangyari? Wala. Wala naman. Yung umusok daw, umapoy na, according to the guard, tapos nung nakita niya na mausok, sinubukan niya ng patayin with the fire extinguisher, hindi yata na kaya malakas ang hangin, natignan ng terminal operations natin, agad-agad nirespond ng tinawagan ng fire department. Nag-respond agad yung mga RIV natin, yung rapid intervention vehicles natin na fire. So, contento naman kayo sa pag-respond? Oo, mabilis. Mabilis sila. Ever since naman, pinababantayan natin yung mga grassy areas surrounding the airport. Dito sa mga loob, lalo na sa airside, malapit sa runway. GM, baka may mensahe ho kayo sa mga regular na nagpupunta ng NAIA at gumagamit ng parking po ninyo, kay pay parking man yan or parking po ng NAIA mismo? Well, first of all, wag sila sana mag-iiwan ng mga gamit na madaling masunog. Gaya na sinasabi, wag kayo mag-iiwan ng mga baka may mga rubbing alcohol doon, baka flammable. Yun ang kwento ng police, yung fire department kanina. At kung maaari, kung pwede. Kaya ngayon, lahat ng mga parking areas na yun, sabi ko nga, pwede bang dinitanggalin yung ano? Pinapalinis ngayon yung ano, yung pinapalinis yung may nakalist dito, yung mga dried na talahib doon na ano, linisin nila kahit na ano, kaysa naman magkaroon na naman tayo ng mga insidente. So, yan ito result dun sa termination of the contract in case na, alam niyo, hindi kayo masatisfied doon sa magiging response? Well, hindi yan. Gusto kong pag-aralan pa ng mga lawyers natin dito kung dapat bang i-terminate. Hindi naman. Kasi 15 years yung contract eh. Nangyari ito 2019 pa. No? So pinapag-aralan namin yung liability at saka po pwede namin gawin. However, we have to deal with the situation now. Yun ang importante sa lahat ngayon. Sa ngayon. Okay. Sir, klaruhin ko lang, ang kontrata nila nagsimula 2019. Correct. So, mga 5 years na sila ngayon. So, April 11, 2019. Sino may-ari? Ito, Philippine Skylanders International Incorporated. Yan. Pero ang principal nila is abroad? Sa Subnado, nasa abroad daw. Pero yung GM nila na nagpunta ngayon, pinatawag namin. Pinatawag niyo agad? Oo, pinatawag ko agad kasi para malaman namin. Kasi tinignan ko anong liability natin. Pero yung parking space na yun, yung lupa na yun, is talagang ang intention is to be a parking space? Well, not really. It was supposed to be a mixture of a building yata or something. But hindi nila ginalaw kasi wala sila yung tinatawag nila ng notice to proceed noon. Pangalawa, nung nalaman nila na madadama yung ilalim yata, as part of the yung tunnel na ginagawa. Subway, hindi na lang muna ginalaw. Yun ang pagkasabi sa akin itong mayari. Itong general manager. So kaya ginawang parking na lang muna? Muna, oo. Paid parking yun.